Hello! Good day sa lahat. Welcome po muli sa tutorials natin sa BPTV. Ito po si Coach Bon ulit. Pasensya na at medyo natagal ako mag-upload ng panibagong video dahil sa medyo na busy po tayo. Sa tutorial today, ay nais kong sagutin ang nagtanong sa akin through comments na paano daw siya magbayad ng monthly sa LiveGood? Gayong meron siya ay GCash lang. Oo nga pala. So, ito ang talakayan natin ngayon. Okay? So, sit back and relax. Bago po tayo magsimula, ay kung bago ka pa dito sa channel ko, ay mangyari po lamang ay i-share mo, click like, and please subscribe. Okay? Para support sa channel na to. Yes. Paano nga ba magbayad sa LiveGood kung GCash lang meron ka? Actually, meron na akong ano dyan, meron na akong mga videos na nung simula pa lang sa tutorial number 1, 2, 3, 4, 5. Nandyan ang ano, kung paano magbayad sa LiveGood. Pero, para klaro, ito lang ang subject natin ngayon. Okay? Paano magbayad ng bayarin sa LiveGood monthly subscription kung GCash lang ang meron ka. Okay. So, ito ang talakay natin. Okay. Paano nga ba? Okay. Kung GCash lang meron ka, alam mo naman na ang LiveGood is a US company at hindi sila tumatanggap ng peso sa GCash. Hindi tinatanggap ang GCash, so to speak. So, kailangan ang ibayad natin sa LiveGood ay dollars lang. So, the only possibility na makabayad ka using GCash is gamitin mo ang credit wallet mo. Okay. Either ang credit balance na dollar sa credit wallet mo or sa credit wallet ng upline mo or sa ibang member ng LiveGood. Okay? So, ganyan. Kailangan papalitan natin ang peso sa GCash natin ng dollars. Okay? Turn off ko lang muna itong ano, para hindi tayo ma-store dito guys. Okay. Okay. So, paano yon? Kailangan ang GCash natin, papalitan natin ng dollars dahil dollars lang tinatanggap sa LiveGood. So, sa $9.95 na bayarin natin sa buwan-buwan, okay, that will cost you around 590 pesos in today's market. Okay? So, paano gawin niya? Okay. Either magbayad ka kung meron ka ng commission sa LiveGood dito sa credit wallet mo, ay yan ang pangbayad mo sa ano, sa monthly subscription mo. Or kung wala kang dollar sa credit wallet mo, kailangan mong bumili ng dollar sa upline mo. Okay? Or mag-publish ka sa GC, send ka ng message doon na kailangan mong bumili ng dollars in exchange sa GCash mo. Okay? So, paano ba yan gawin? Okay. Ang gawin mo, the best option is, kontakin mo yung ano, upline mo na kailangan mong bumili ng dollars sa kanya para makabayad ka sa ano, makabayad ka sa monthly subscription mo. Babayaran mo siya ng GCash, meaning ipadala mo yung peso balance mo sa GCash mo sa GCash ng upline mo. Okay? In return, ang upline mo ay magpadala sa iyo ng dollars doon sa credit wallet mo. Okay? That way, meron ka ng balance sa credit wallet mo. And once it's there, madali na lang ang pagbayad sa LiveGood. Okay? Paano ba? So, ano, ipakita ko rito. Okay. Punta lang tayo sa, ano, sa LiveGood. Sa, ano ko. Yeah, mag-login tayo sa LiveGood. Okay. Sa Google search na yan. Okay, mag-login lang ako sa ano para may pakita ko sa iyo. Okay, medyo mahina internet but just wait.
Okay, so mag-login ako sa account ko para ipakita ko sa iyo kung paano magbayad ng ano. So, login ka sa ano mo, lagay mo yung username mo pati password. Punta ka sa back office mo, katulad nito. Okay, once you're... Okay, hindi pa ako nakapasok. Just login ulit. Papasok din yan. Okay, nandito na tayo sa ano sa back office ko. So punta ka dito sa menu, yung tatlong horizontal bar sa top right, at punta ka sa My Earnings. Okay? Once you're on My Earnings, punta ka sa Credit Wallet. Okay, nandito na tayo sa Credit Wallet. At dito, meron akong balance na 47.75. So, pwede akong magbayad sa ano monthly ng Livgo dahil commission ko ito. Now, anong gawin mo kapag wala ka pang balance sa ano mo, credit wallet mo? Kung nakalagay dyan, you currently have 00 at meron ka lang GCash para ipangbayad. So, ang gawin mo, yeah, mag-message ka sa ano or tawagan mo yung upline mo na kailangan mong bumili ng dollars para magkaroon ka ng credit dito sa ano mo, sa credit wallet mo. Okay. So halimbawa, gusto mo magbayad ng 995 for next month. So ihanda mo yung 590 sa GCash mo. Okay? At tawagan mo yung upline mo na gusto kong bumili ng $10 sa iyo. Okay? Ipadala ko yung 590 sa GCash mo. Okay? So, isend mo na sa ano, GCash ng upline mo. Of course, kailangan mo yung GCash number niya. Okay? Once isend, makuha niyo yung number, ipadala mo doon at tapos yung resibo sa pagpadala mo ng GCash ay isend mo rin sa messenger ng upline mo. Once makita niya na ano na, nakabayad ka na, he is duty bound to send $10 papunta doon sa credit wallet mo. Okay? At madali lang yan gawin. It can take only, depende sa action, ano, can take only minutes. Okay? Within minutes, meron ka ng balance sa e-wallet mo. So, halimbawa, bumili ka ng $10, then dito sa ako, ano mo, credit wallet mo, makikita mo na na merong nakalagay dyan, $10. Once nandyan na yan, okay, okay, ang gawin mo, mag, ano ka lang, scroll up ka lang, nakita mo yung select user. Dito, kung gusto mo magbayad para sa'yo for next month, for example. So, ang gawin mo rito, click mo itong select user ID. Diyan sa, ano na yan, ID na yan, ang LiveGood ID mo ang ilagay. Okay? Halimbawa, ang LiveGood ID mo, katulad sa akin, ito ang LiveGood ID ko. Yan ang, ano, so, yan ang ilagay ko dyan dahil magbayad ako sa sarili ko. In your case, kung magbayad ka para sa sarili mo, LiveGood ID ang ilagay mo rito. Okay? Saan ba makita yung LiveGood ID now? Okay, marami kong video dyan kung saan hanapin ang LiveGood ID mo. Punta ka doon sa My Info. Okay? Sa menu My Info. And then, makikita mo na yung ano mo, LiveGood ID mo. Yan ang ilagay mo dyan. Pagkatapos niyan, just click continue. Meron ka pang pilapan dito. Choose credit type. Okay? Click mo yan. Meron dyang order a product or pay for membership. Naka-default na yan. Iyan ang piliin mo. Okay? Pay for a product. Pay for membership. Okay? Then, just click continue. Okay? Once na-click mo yung continue, kailangan mo ritong pumili ng produkto. Remember na ang membership is also a product. Okay? Punta ka dun sa pinakababa at nandyan yung memberships. Ang click mo rito is monthly membership, $9.95. Okay? And then, click mo na continue. Ganito ang proseso sa pagbayad sa monthly natin, ha? Ang pinakita ko sa'yo. Assuming na meron ka ng balance sa ano mo, credit wallet mo. Dahil bumili ka na, or kung di man, meron ka ng
commission sa Live Good, yun ang pangbayad mo. Hindi pwede ang GCash pambayad directly. So ang GCash natin ay gamitin lang natin para bumili ng dollars, bumili ng credit wallet. Okay? And then, pagkatapos mo noon, meron kang balance na ganito, dito, i-check mo user info. Dito, i-check mo kung kaninong pangalan na yung nakalagay dyan. First name, last name, username. Make sure na kung bayaran mo ang monthly mo, ang mga pangalan dyan ay sa'yo. First name mo, family name mo, that means correct yung Live Good ID na nilagay mo. Dahil once mag-click ka na rito ng issue ID at mali itong pangalan na kasulat dito, then yung pangalan na nandyan, dun yung mapunta sa account niya, siya ang nakabayad. So be careful about this. Make sure na i-check mo yung user info bago ka mag-check mo yung user info and then scroll up. Dito, ang last action na checkin mo ay product selection. Make sure nakasulat dyan monthly membership, $9.95. Total $9.95. So alam mong magbabayad ka ng $9.95 para sa account mo. Monthly subscription. And then, pindutin mo itong issue credit. Tapos ka nang magbayad once it is accepted at walang error. Okay? Sa ngayon, hindi ko lang pindutin dahil bayad na naman ako. Okay, so nakuha mo na kung paano gamitin ang GCash. Ang GCash ay ibili mo ng credit wallet. Yun lang ang gawin mo. Ibili mo ng credit wallet sa upline mo. Then once yung dollars ay pupasok na doon sa credit wallet mo, ito ang gagawin mo kung paano ka magbayad sa Live Good. Okay? Ilagay mo lang yung ginawa natin kanina, ilagay mo yung user ID mo, check mo user info, and then issue credit. Bayad ka na. Paano mo ma-check na bayad ka na? Balik ka ulit. Okay, babalik tayo. Hindi natin pindutin yung issue credit. Dahil once issue credit, makaltasan na yung dollars mo doon. Okay, paano mo ma-check na nakabayad ka na? Balik ka rito sa credit wallet. Okay? At dyan, hindi ba't dati, halimbawa kung ako nagbayad ng $10, di ba dati nagsimula ako ng $47.71? Pagbalik ko rito, after mo napindot yung credit, issue credit, yeah? Pagbalik mo rito, bawas na ito ng around $10, makikita ko rito, dapat $37.71 na lang. Okay, gets mo? Kung halimbawa nagsimula ka ng balance na $10, then pagbalik mo rito, $0.05 na lang ang natira sa credit wallet mo. That means, bayad ka na. Counter-check pa, paano malaman? Dito sa membership, my membership, puta sa membership. Makikita mo dyan, you have paid membership for the following month. At nakasulat dyan kung anong month ang binayaran mo. Means, bayad ka na. In my case, bayad na ako sa January. Okay? Next payment will be February. Okay guys, so nag-gets nyo na kung anong gagawin. Kung GCash lang ang meron ka pambayad sa Live Good, bumili ka ng credit wallet sa upline mo. Okay. Another way na makabayad ka sa is pwede mong ipadala ang pambayad mo na peso using GCash. Halimbawa't magbayad ka lang ng monthly, $9.95. Padala mo yung 590 pesos doon sa GCash ng upline mo at sabihin mo sa kanya, ikaw nang bahala magbayad sa monthly subscription ko. Pwedeng gawin niya ng upline. Ang gagawin lang niya ay yun pa rin katulad sa ginawa natin kanina. Sa back office ng upline mo, ang gagawin niya, isulat lang niya doon sa issue credit ang Live Good ID mo. Okay? Hindi Live Good ID ng upline mo. Once isulat niya doon at ang pangalan mo nag-appear, ganun, pag-issue credit niya, bayad ka na. Okay? It doesn't matter kung sino gumawa. Pwedeng ikaw ang gumawa. Pwedeng upline ang gagawa kung hindi mo kaya. Pero mas maganda na ikaw na mismo ang magbayad para sarili mo. Para alam mo rin kung paano gawin. Which is yan ang tinuro ko kanina. Okay? So alam mo na kung paano magbayad. Kung GCash lang meron ka, bumili ka ng credit wallet. That's all. So every month, itong gawin mo. Bili ka ng bili ng credit wallet sa mga uplines mo or sa mga ibang maraming nagbintayan dyan ng dollars. Ibang mga members. Pwede mong iyang ipaskil doon sa GC na gusto mong bumili ng $10, sinong meron.
at may mag-reply sa iyo niyan. Ipadala mo lang sa GCash nila, and then ipadala mo yung LiveGood ID mo at saka pa full name mo para ma-check nila ang details bago nila i-issue ang credit, at magkaroon ka na ng $10 balance doon sa credit wallet mo. Okay? So I hope nakatulong ang video ito sa inyo, yung namublima dyan kung paano gamitin. At hindi lang GCash, kung halimbawa PayMaya meron sa iyo, ganun pa rin. Mag-send ka doon sa PayMaya or sa GCash ng upline mo, at sila ang, meaning bibili ka doon, at sila ang magpadala ng credit dollars doon sa e-wallet mo. Okay, so nasagot ko na guys ang katanungan kung anong gawin kung puro GCash lang meron ka. Magagamit yung GCash, pambili mo ng dollars doon sa credit wallet mo. So I hope it solves your problem doon sa nagtanong sa akin kung anong gawin kung ganyan. Anong, pwede bang pambayad ang GCash? Pwede, kaya lang hindi directly. Okay, so I hope to mag-enhance ang mga negosyo natin sa LiveGood, and see you at the top.